Sa kabila ng kanilang edad, dalawang senior citizen ang ating nasaksihang todo pa rin pong pagkakayod at pagbabanat ng buto sa pamagitan ng pagtitinda ng basahan sa gitnan mismo ng kalsada. At ang kanilang kasipagan, marapat lamang po nating respondihan. Ente, dalawa lang bibiling ko. Mabalikan, susunod tayo. Ito ang kuhang video ng vlogger na si Michael, o mas kilala bilang Boy Sardinas, nang siya ay mapadaan sa kabaan ng C6 sa Taytay, Rizal. Dalawang matanda ang kanyang nadaanan na nag-aalok ng basahan sa mismong gitna ng highway. Silalim ng tirek na araw sa pagitan ng mga umaandar na sasakyan. Bibiling ko sa'yo, 100 ng isa, okay lang. Para makatulong, agad siyang bumili ng mga basahan at nangakong babalik para sila ay makilala pa. Sa mga sumunod niyang vlog, ipinakilala niya ang 72 taong gulang na si Mang Ricardo at ang 86 na taong gulang na si Nanay Aida. Ipinakita rin niya ang kalagayan ng dalawang matanda at kung bakit sa edad ng mga ito ay kumakayod pa rin ang dalawa. Saan po yung anak mo ito, si Kuya? Dahil sa kanilang sitwasyon, nararapat lamang na sila ay ating marespondihan. Diyan ka lang sa lapag. Pag-ulang ka, kumot. Agad nating tinunto ng kabahan ng C6 para hanapin at makilala si Nanay Aida at Mang Ricardo. Si Nanay, nagtitinda ng basahan, awa ko. Bumili lang ako ng basahan niya. 100 pesos nga lang yun. Kasi natanong ko lang din kung ilang taon na siya. 84 pa siya nun. Tapos ito na yung pangalawang balik ko kasi hindi ko siya makita kasi looban. Saka hindi mo siya agad-agad basta makikita dyan sa daan sa sobrang daming sakyan. Tsambahan lang. Nakapture ako sa kanyang paglalakad kasi sobrang parang mabilis pa yung pagong eh. Ganun-ganun lang siya. Nung pala, 72 years old na po siya, ma'am. Una natin nakita si Nanay Aida sa kanyang maliit na tindahan sa gilid ng daanan. Dito siya madalas na nagpapahinga matapos ang pagtitinda sa daan. Ayon sa kanya, halos 20 taon na siyang naglalako ng basahan sa C6. Dito ako na 2002 ko nag-abo. Ito lang taon na nga. Rin namatay ang akong asawa. Wala kami na rin kayo. Nani akong ginagawa. Well, kamiro ko rin. Nagpamasura lang ako eh. Sa kabila ng kanyang katandaan, kinakailangan maghanap buhay ni Nanay Aida para sa kanyang anak na si Wilfredo na may sakit pala sa kaisipan. Amo lang itong bunso ko kung may diferensya ng sakit. Ay, araw-araw ginap, ilang taon na halin pang pa-doktor. Araw-araw ginap. Dalawa na lang kami. Bunso yan. At kahit sapat lamang ang kita sa araw-araw, malaking bagay na ito para makaahon sila sa mga pangangailangan nilang mag-ina. 50 na yung bando lahat ng sapon. Wala traffic dito, sunod na kami sa traffic. Kung may malawi ng traffic, balik naman. Alang-alang man kami dito sa highway. Kaya naman bibilib ka sa kasipagan ni Nanay Aida dahil para sa kanya, tuloy lamang ang pagbabanat ng buto. Mapahinga ka, naluya ang katawan mo. Hindi ako makakahuway. Hindi ko mapahuway na kanay. Sabi ko, bandra sa mawa ka na. Ay, sige ko mapahuway ko siyang pakaon siyang ako. Ano lang na iba? Para makabaligya ako. Para ang lawas ko, mag-practice. Kaya kung mapahuway ka, abot ako sa balay ko hapon. Pagtinda ko din. Manglaba pa. Iba naman ang hirap sa pagtitinda ni Mang Ricardo dahil hindi tulad ni Nanay Aida, wala siyang sariling pwesto at kinakailangan na lakarin at suyurin ang kabaan ng mga nakahintong sasakyan para siya'y makabenta. Tagal na lang yung pagkanta ko. Tagal. Ito yung pangkabuhayan niya talaga? Oo. Oh, okay. Wala bang pag-alima, wala pagkukuhaan. Yan din, nagtitinda rin ako ng basa, nagtitinda walang tubig.
mapapansin ang tila paika-ika niyang lakad dahil si Mang Ricardo na stroke nung nakaraang taon at ang pagtitinda para na ring therapy para sa kanya. Pero dahil na rin sa kanyang kondisyon kung saan madali siyang mapagod at hingalin tuwing umaga at hapon na lamang siya nagtitinda. Kanina sa pagtitinda, dito lang, dyan lang. Kung saan abutin yung traffic doon lang. Prating alas 9, alas 10. Pag mainit ka, kaya ganito, malamig lang, okay panahon. Ang parehas nilang nais, madagdagan ang kanilang pinagkakitaan. Dadagdagan namin itong mga paninda ninyo. Siyempre. Pagkain po. Pagkain? Oo. Salamat ka. Paayos na yung bahay ko. Ang mga anak ko ba? Mga abo ko ba? Pag-aaral lang sila. Yun. Pagkain lang. Para kay Michael, masaya siyang maging daan para makita ang realidad ng mga taong nakakasalamuhan niya at mabigyan sila ng tulong ng mga taong may mabuting puso. Kasi sa tingin ko, sobrang tanda na nila, dapat nagpapahinga sila sa bahay. So sabi ko, ma-share naman yung blessings. Oras na para sila'y ating marespondehan. Para may pandagdag sa kanilang kabuhayan, bumili tayo ng mga basahan na maaari nilang maibenta nang hindi na kinakailangan pang umangkat sa iba. Namili rin tayo ng ilang mga grocery items at bigas para sa kanilang pagkain. Muli natin silang binalikan para ihatid ang ating mga dalampang kabuhayan. Kami po, ginawa namin para sa'yo. Ah, kamo nagawa. Ayan, may bago ka nang ibibenta na eh. Oh, maraming halaga. Kaya meron kang pagkain. Ay, abo. Salamat. Maraming. Ayan. Mayaman. Nagali ako siya karun. Mayaman ako. Maraming bigas. May basahan pa. Salamat. May nagabot din ng ako niya. Hanap buhay. Ganun-ganun lang. Ang ginampadala niya sa ako. Sa pagkain po nila. Malaking tulong po talaga sa amin. Lalo na sa, siya lang naman kasi itong naghahanap buhay. Salamat po sa inyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Lalo na dito sa asawa ko para hindi na siya bumili ng paninda niya. Kaya nagpapasalamat po ako dahil talagang malaking tulong na ito sa amin. Hindi alintana ni Mang Ricardo at Nanay Aida ang hirap. Makapagbigay lamang ng tulong sa kanilang pamilya. Yan man ay sa kabila ng kanilang edad. Ang kanilang kasipagan at katatagan nagbibigay sa atin ang mas malalim na dahilan para patuloy na rumisponde sa mga kababayan nating nangangailangan na maaaring makakasalamuhan na pala natin sa mga daan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.